Ito, okay? Part 2 na ito kasi meron na nauna tayong discussion. Kung hindi nyo pa napapanood yung first part, lagay na lang natin sa ating description box yung link. Okay, so human right education. Ang tatalakay natin ay yung Bill of Rights under Article 3 of the 1987 Constitution. Okay? Ito ay nakasaad sa ating saligang batas. Makikita ito sa Article 3. Okay? Section 1, tinalakay na natin ito sa first part. Pero ulitin na lang natin for purposes of our review. Sinabi sa Section 1, okay, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, kinakailangan na bago tayo ikulong o bago kukunin ang ating pag-aari dahil tayo ay nag-violate sa batas, ay dapat magkaroon muna ng due process. Kasi karapatan ng bawat isa sa atin na kahit tayo ay gumawa ng kasalanan o kaya kung tayo ay nakapag-violate ng batas, hindi agad-agad pinaparusahan yung isang tao. Okay. Binibigyan lamang siya ng parusa after the observation of the due process requirements of the law. Okay, ito magkakaroon muna ng hearing, i-determine muna ng korte kung talaga bang nag-violate tayo o hindi, then saka pa lang magbibigay ng parusa kung sakaling tayo nga ay guilty sa krimen na ating ginawa. Okay? That is what we call due process. Okay, number 2, section 2. Siguro medyo hindi na malinaw sa mga screen ninyo. Okay, so ibabasa ko na lang. Babasahin ko na lang. Masyado kasing maliliit. Masyado kasing mahaba tong section 2 eh. Okay. Section 2, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizure of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. Okay? So, karapatan ng bawat isa sa atin na protektahan ang ating pagkatao, gayon din ang ating mga tahanan, ang ating mga dokumento and effects, sabi dito, person, houses, papers, and effects. Against what? Against unreasonable searches and seizures. So ano bang ibig sabihin ng effects? Yung effects, ito yung ating mga property that can be carried wherever we go. Halimbawa dito ay yung ating mga damit, alahas, yan. Okay? Those are what we call effects. Unreasonable searches and seizures. Yung seizures kasi, ang ibig sabihin niyan is the taking of the taking of our property in favor of the government or taking of person into custody. Ito yung tinatawag seizure. Okay, so anong karapatan natin? We have the right against unreasonable searches and seizure. So ibig sabihin, hindi basta-basta pinapasok ang ating tahanan. Okay, karapatan natin na protektahan ang ating tahanan laban sa panghihimasok ng gobyerno sa ating mga ari-arian, tahanan o sa ating pagkatao. Hindi rin tayo pwedeng aristuhin ng basta-basta na lamang. Okay? Lalong-lalo na kung wala yung tinatangating warrant of arrest. That is what we call unreasonable. If they will going to take you into custody kung walang warrant of arrest, ito yung tinatangating unreasonable. Okay? Ganon din kapag hinalugog yung ating tahanan, okay, they search our properties, houses, and effects without the warrant of arrest. That is again what we call unreasonable. Okay? So it is our right
to look into our person, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures. So anong kailangan para magkaroon sila ng authority na halughugin ang ating mga tahanan? So sinabi nito, kailangan silang magkaroon ng search warrant. Kung huhuli naman yung tao, kailangan din ng warrant of arrest. Okay? Pero may limitation to. Sabi nito, no search warrant or warrant of arrest shall be issued except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the person or things to be seized. Okay? Ano bang ibig sabihin ng search warrant or warrant of arrest? Okay? Yung search warrant or warrant of arrest, we are referring to a order in writing. It is an order in writing issued by the judge. Okay? Commanding the person or commanding the local authorities to search or to arrest a particular person. Ito ibig sabihin ng warrant. It is an order in writing issued by the judge. So, walang sinuman ang pwedeng mag-issue ng warrant kung hindi ang ating mga judges. Okay? Only a judge can issue a search or a warrant of arrest. Okay, so, halimbawa, yung isang ahensya ng gobyerno, pinipilit ka na ipresenta o dalhin ang iyong mga dokumento sa kanilang opisina para pag-aralan o para maging depensa mo. Okay, sa maybe mayroon silang ginagawang investigation laban sa'yo, ngayon, nire-require ka na mag-submit ng mga papeles, mga dokumento mo sa kanilang opisina para makita nila. So, that is in a nature of a search warrant. Okay? So, hindi pwedeng gawin yan sa'yo. Karapatan mo yan na protektahan. Okay? Hanggat walang search warrant na ini-issue ang korte, hindi ka pwedeng magdala ng mga bagay na pag-aari mo para i-submit sa kanila. So, that is in the nature of search warrant. Hindi sila authorized. Okay? Ang authorized lang na mag-issue kasi nito, only the judge. Okay? So, ganun din kapag ina-aresto ka sa utos ni kapitan dahil gumawa siya ng sulat na ikaw ay arestuhin, bawal yun. That is a violation of your rights. Okay? The only the judge can issue a warrant for your arrest or for the search of your houses or papers. Okay? Maliwanag yan? Judge. Okay? Pero, yung judge, hindi naman automatic na mag-i-issue yan ng mga warrant of arrest or search warrant. Eh. Kailangan muna ng affirmation or kailangan muna ng testimony ng complainant at saka mga witnesses. Okay? There must be an examination to be conducted by the judge under oath or affirmation of the complainant and witnesses he may produce. Okay? So, bago mag-i-issue ng search warrant or warrant of arrest yung ating korte, minamandato rin ng ating saligang batas na kailangan mayroong complainant. Pangalawa, dapat may mga witnesses din na mag-testify as to the existence of probable cause bago i-issue ng judge yung warrant. Eh kung halimbawa wala namang witnesses, nag-issue na lang basta-basta yung judge, then that will be considered as unreasonable. Okay? The implementation of that warrant is invalid because that is considered as unreasonable. Kasi mandato ng ating saligang batas na kailangan magkaroon ng
witnesses at saka yung complainant bago ma-issue ang isang warrant. Okay? That is for section number, section 2. Another requirement is that the warrant should particularly describing the place to be searched. Okay? Tignan natin kapag may warrant. Pating at nagparpar. At nagparparang nasa dyan. Tignan natin kung paano natin matatanggal yan mga yan. Okay? Nireboot ko kasi itong cellphone ko eh. Particularly describing the place to be searched. So, hindi porket may warrant, okay, yung mga police officer all the way, halukugin na nila lahat ng parte ng bahay ninyo. Okay? Unreasonable yan. Kailangan kung ano yung nandang, yun lamang ang kanilang pupuntahan. Halimbawa, nakalagay doon is room 202 third floor of building 69. Ito lamang ang validity ng warrant ay hanggang sa room lang na yan. Kung nag-extend ang kanilang paghalugkog sa kabilang room, that is already unreasonable. That is already a violation of your right. Okay? So, dapat yung warrant nakalagay doon the particular place to be searched. Okay? Hindi tama na mag-issue ng warrant yung korte na nakalagay lang doon yung particular na tahanan. Okay? Hindi na sinabi kung saan parte ng tahanan, so that is already considered as unreasonable. Dapat naka-indicate doon yung lugar kung saan makakaroon ng search yung ating mga authorities. Okay? Describing the place to be searched and the things or person to be seized. Kailangan naka-indicate din doon kung ano yung bagay na kanilang kukunin. Kung sa search warrant nakalagay doon ay drugs, kailangan drugs ang punterya nila. Okay? Drugs. Eh kung sakali naman sir nakapag-search sila ng firearms, in addition to drugs, at yung firearms na yan walang papel, can they take that firearms into custody? Pwede ba nilang kunin yan? Hindi naman nakasali sa search warrant. The answer is yes. They can take that since that is illegal. Okay, kukunin nila yan. Pero they cannot be charged you for illegal possession because that is not the subject of warrant. Hindi nila pwedeng gamitin yan para kasuhan ka ng illegal possession. Ang pwede na lamang nilang ikaso sa'yo yung pagkakakuha ng drugs. Okay? But they can get that illegal firearms because that is considered as contraband. Pinagbabawal yan, kukunin nila yan. Pero since illegal naman yung pagkakakuha niyan kasi hindi naman nakapasok sa search warrant, hindi nila pwedeng gamitin yan para bigyan ka ng kaso para dyan. Okay? So dapat particularly describing the place and the thing to be seized. Okay? That is all about section 2. Since it is personal, siguro magkakaroon kayo ng katanungan, sir, paano kung nakalagay sa search warrant ay to search a particular firearms sa room na kung saan doon ka nanunuluyan. Okay, nakuha nila yung firearms na yon sa room mo, pwede ka bang kasuhan ng illegal possession? May search warrant, valid. Ang issue lang dito is the firearms is not owned by you. Sabihin mo, sir, hindi ako pwedeng kasuhan dyan. Bakit? Hindi naman ako nakapangalan sa baril na yan. Tignan mo, oh, mayroon pang nakasulat. Property of Juan de la Cruz. Hindi ako to. You know, in search warrant or in searching a legal property, limbawa, firearms,
hindi naman issue dito yung ownership. Okay? If that is taken in your possession, pag-aari mo ba yan o hindi, the same, you will be charged. Okay? Hindi issue yung ownership dyan. Ang issue dito is possession. Hindi nga sa'yo, pero nasa possession mo naman, di todas ka. That is the main point. Ganon din sa warrant of arrest. Okay? Hindi porket hindi ikaw ang nakapangalan doon sa warrant of arrest ay hindi na para sa iyo yung warrant na yan. Okay? Kasi sa warrant of arrest, pwedeng iba yung nakapangalan doon ay John Doe kung hindi nila alam yung pangalan mo. Pero if they describe you in particularity, okay, kapag na okay naman yung description na nasa warrant at ikaw talaga ang dinidescribe ng warrant kahit hindi ko nakapangalan doon, then you are still the subject of arrest. Hindi issue yan. Sir, Juan de la Cruz yung ina-aresto nyo, ang pangalan ko, Abdul. Pero yung warrant, particularly describing your identity, then you are being the person to be arrested. Kasi sabi ko nga, pwede namang ilagay doon sa warrant of arrest yung John Doe kung hindi nila alam kung sino yung taong arestuhin nila. Ang importante doon, mayroong particular description yung taong uhulihin. Okay? Ang isa pang paraan dito sa search warrant naman, dapat bago mag-conduct ng search yung ating mga local authorities, meron yung owner of the house. Okay? Nandun yung residente ng bahay na yan. Okay? E kung sakaling wala yung owner of the house, wala yung mga nakatira doon, pwede pa rin nilang i-search yan provided merong dalawang witnesses coming from that locality. Tandaan nyo yan. Okay? Hindi pocket wala yung may-ari ng bahay, hindi na pwede pasukin at i-search. Okay? Pwede pa rin. Kahit wala yung may-ari ng bahay, basta mayroong dalawang witnesses. Particularly, person residing in that locality. Usually, ang kinukuha naman nila dyan yung barangay captain o kaya yung kalaban. That is to satisfy the requirement of the law or to satisfy the requirements as provided under our constitution. Kung lahat ng ito na-violate, ang tawag na natin dyan ay unreasonable. Okay? So kapag it is unreasonable, then that is the violation of our rights. Let's proceed to section 3. The privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. Privacy of communication. So, hindi basta-basta ang gobyerno mag-i-install na lang ng tracking devices para matiktikan ang galaw ng isang tao, kaya maglagay ng bagging devices sa kanyang tahanan para ma-intercept yung communication niya sa kanyang mga kasamahan. For example, that is not allowed by law. Okay? That is a violation of our right to communication and correspondence. Kaya nga tayo may batas na nagbabawal sa anti-wiretapping law. Okay? Kasi protektado ng ating saligang batas yung ating mga kababayan o kaya protektado tayo sa lahat ng ating mga communications and correspondence. Okay? Yung pakikipagtalastasan natin sa ibang tao ay dapat hindi ito sikretong ini-intercept ng ating gobyerno. Bawal yan. Okay? Maliban na lamang kung mayroong court order or when public safety requires otherwise, okay, as prescribed by law. So take note, yung right to communication and privacy natin ay dapat ibigay ng gobyerno maliban na lamang kung mayroong court order o kaya mayroong batas na nagbibigay pa yung tulog dito. Pero yung batas na yan dapat situate that it requires public safety and order. Okay? So, anong mangyayari kung sakaling
binaliwala ang mandato ng ating saligang batas, ang mangyayari, punta ka sa number 2. Any evidence obtained in violation of this or the preceding section, yung preceding section, yung section 2 at saka section 1, shall be inadmissible for any purpose in any proceeding. Ito yung magiging epekto niya. So kahit nahuli yung tao na may dalang baril, kung na-violate naman yung kanyang karapatang pantao, then he cannot be convicted for that particular offense because the evidence that will be gathered against him is considered as inadmissible. Okay? So section 3, paragraph number 2, any evidence obtained in violation of this and preceding section shall be inadmissible for any purpose in any proceedings. Yeah. So that is for section number 2. Section number 4, no law shall pass abridging the freedom of speech, of expression, or of press, or the right of the people peaceably to assemble in petition the government for redress of grievances. Kaya nga may mga nakikita tayo dyan na nagpo-protesta, okay, pinapayagan niya. Kasi karapatan din ng bawat mamamayan to express their opinion, their freedom of speech, and to assemble. Okay? To petition the government for redress of grievances. So, hindi bawal talaga na sabihin ang saloobin mo kahit ito'y laban sa gobyerno, provided that you will not going to violate the particular law. Okay? Pinapayagan naman tayo na sabihin ang ating saloobin, sabihin ang ating grievances sa gobyerno sa pamamagitan ng expression or speech or to assemble tulad ng rally. Yung expression, maybe in the form of painting, halimbawa, tattoo, yan. Okay, expression. Drawing, yan. So, we have the right here. Walang batas na magbabawal sa ating kalayaan na ito. Ito ang sinasabi ng section 4. No law shall be passed abridging our freedom of speech. Okay? Kaya nga kung minsan mahirap kasuhan ng kriminal itong mga taong nasa media eh. Itong mga reporter, mga anchorman, eh, mga nagtatrabaho sa mga radio at television kasi meron niya silang tinatawag na freedom of the press. Kaya kung minsan medyo meron din silang katapangan para sabihin yung gusto nilang sabihin. Kasi alam nila, protektado sila ng kanilang karapatan, freedom of speech, or freedom of the press. Okay, section 5. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Karapatan natin na mamili ng ating relihiyon, karapatan natin na sumali sa isang relihiyon o hindi. Walang batas, sabi dito, no law shall be made. Okay. Ang gobyerno dapat hindi makikialam dito sa kalayaan natin na pumili ng relihiyon na gusto natin. Eh kahit nga ayaw mong sumali sa relihiyon, okay yan. Karapatan mo yan. Okay? That is one of our rights. To respect our freedom of choosing the religious belief that we want to. Okay? Either naniniwala ka o hindi, depende sa relihiyon mo, dapat yung gobyerno natin ay binibigyan tayo ng kalayaan para rito. Kaya nga napakarami na nating relihiyon eh. Okay? Kasi pinapayagan ito ng ating saligang batas. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination
or preference. Kaya nga sa pagpasok ng trabaho sa gobyerno, hindi dapat na magiging basehan kung anong religion mo eh. Bawal kasi sa constitution natin yan. Okay? So, walang basehan dapat sa kanyang religion. Okay? No religion test shall be required for the exercise of civil or political rights. Okay? Walang batas na nagsasabi na kailangan ang kakandidato, ang tatakbong presidente, dapat ang religion ay ganito. Hindi, walang ganong batas. Okay? No religious test shall require for the exercise of our political rights. Karapatan natin na sumali sa political aspect ng ating gobyerno. Okay? Karapatan natin yan, sumali sa mga political activities. Yan. At walang magiging basehan dito pagdating sa religion. Okay? So kahit anong religion, pwedeng kumandidato, presidente, mayor, governors, or even a barangay captain. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Okay, so maybe hanggang dito na lang muna ang ating discussion. So, ang coverage ng ating prelim exam is from section 1 to section 5. Okay, so press your number and press 5 to be recognized sa mga nandito ngayon. Okay, then wait for the link na kung saan nandun yung activities nyo. Okay, so nandito pala yung mga kinakausap ko. Nakatingin ako sa baba. Okay, nandito kasi yung cellphone natin sa baba. Okay, alam ko na nandito pala yung camera natin. Okay, makakalimutin na. So, okay, yun na ang gagawin natin. Ano? Wait for the link to submit your attendance in your activity for today. And prepare for your preliminary examination from section 1 to section. Okay? So, that will be tomorrow. Hanggang sa muli, maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. See you again tomorrow.